Sa harap ng media at mga kinatawa ng Dalian Trains, maingat na sinukat ang bigat na nakapatong sa bawat axle ng kontrobersyal na bagon mula sa Dalian. Puno ng sandbag ang bagon para gayahin ang sitwasyon kapag puno ito ng pasahero. Matatanda ang kinukwestiyon ng umani sobrang bigat ng tren na binili ng nakaraang administrasyon sa halagang 3.4 billion pesos, kaya hindi ito magamit. In the contract, and say it mentioned that the axle load and should and below and 10 ton. But you can see the figure, definitely say and is below and 9 point something. Ang DOTR tumanggi munang magsabi kung ang resulta ng weight testing ay patunay na pwede nang gamitin ang bagon mula sa Dalian. Bukod daw kasi sa bigat, may mahigit 80 iba pang pamantayan na dapat maipasa mga bagong bagon bago masabing ligtas itong gamitin. There's a lot of data to be gathered, and that's what we obtained from the exercise today. So we obtained data that our auditor will process. Then after our auditor processes that data, they will give their recommendation and we will act based on that recommendation. Bago i-deliver ang bagon sa bansa, sinukat na rin ang bigat ng mga ito sa China. Pero wala raw kinatawan mula sa DOTR, kaya minarapat nila itong ipaulit. Kung hindi siya papasa, we've been saying in the past, ibabalik natin yan. Kung papasa siya, gamitin natin. Bukod sa mga tren, kailangan din umanong i-upgrade ang ilang critical component ng train system, gaya ng power supply at ang mismong riles. Gagawin na rin daw ito sa tulong ng JICA ng Japan. Ang taga-Dalian Trains handa raw tumulong sa pamahalaan para mapakinabangan na ng publiko ang 48 bagong bagon. We are in the position and to and fully and cooperate with MRT3 and to give give them and the and fully and technical support to and guarantee the good performance and the safe operation of this vehicle. Inasahang matatapos sa susunod na linggo ang assessment na ginagawa ng independent audit consultant mula Germany. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras.